Hi guys, kumusta po kayo? Welcome sa channel ko. Ngayon guys, nasa work ako. Nandito ako ngayon sa may stockroom kasi timpla ako ng kape. Saka ngayon guys, pupunta ako sa may clinic kasi magre-renew ako ng baladiya. Ito siya guys, no? Ang baladiya guys, para siyang takpan ko lang yung info, ayan, Ganyan guys ang baladiya. May pumunta dito kanina na taga baladiya na check-up. So they found out na expire na yung baladiya ko, so I have a penalty of 500 reals. Pero hindi naman ako yung magbabayad, yung company ko magbabayad. Kasi nga hindi naman nila ako in-info na expire na yung baladiya card ko. So 500 reals, nasa mga around 8,000 pesos sa atin ang penalty ko. Pero sinabihan nila ako na i-renew ko daw yung baladiya ko ngayon. So ngayon pupunta ako dun sa may clinic. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga ginagawa ng mga OFW or yung mga ibang lahi na kailangan magpabaladiya. So pupunta ako dun sa clinic, may medical check-up. Titingnan nila yung dugo ko, tapos x-ray, and then check ng pupo, ng ihi. Pagkatapos nun, after a few days, mga 3 days ganun or 4 days, pag walang sakit, pag negative lahat, so i-renew nila tong baladiya. Pero pag may sakit ka guys, automatic, balik Pinas ka, lalo na pag sakit sa dugo. Kasi masyado silang stricto dito pagdating sa health ng mga empleyado nila. May malapit lang na clinic dito sa amin, bali doon ako magpapacheck up. And then, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga proseso ng pagkuha ng baladiya. Sa mga Pilipino dyan na may planong mag-abroad, pumunta dito sa Saudi, may medical check-up na tayo dyan sa Pilipinas bago makaalis. Pagdating dito guys, pagkukuha ka ng... Hindi, ang unang nilang kukunin, ang unang requirements is magpa-medical check-up para sa... Yan, ikama. Kung sa atin, parang eto yung mismo yung ID mo, bali nandun na lahat, naka-record lahat ng info about sa'yo dito. Kaya dapat eto siya guys, kung kahit saan ka pumunta, dapat lagi-lagi mo siyang dala. Kasi natsambahan ka sa mga checkpoint na wala kang ganito or kahit saan dito sa Saudi, no, di mo dala-dala ang ikama card mo, sigurado bagsak ka sa kulungan. Kulungan ang bagsak mo. Pagkatapos ng ikama guys, and then, pag na-release na to, sunod naman na card is itong baladiya, itong health card mo na nagsasabi na ikaw ay fit to work, na walang sakit, na negative lahat. So yun, medyo stricto. Pero okay lang kasi kailangan natin sumunod sa rules and policy and regulation ng Saudi Arabia. So guys, samahan nyo ako, pupunta tayo doon sa may clinic. Guys, ngayon pupunta na ako doon sa may clinic. Walking distance lang siya galing dun sa pinagtatrabuhan ko, pero tatawid ako ng kalsada. Ay, nakakatakot tumawid. Pagkatapos guys, kailangan din pala ng yung parang permit ng business permit kung saan ka nagtatrabaho. Isa din to sa mga requirements. Ayan, no, dala-dala ko. Binigyan nila ako nito, record, tapos yung receipt, ayan, may binayaran akong 315 reals doon sa may reception, tapos bibigay sila ng ganito, card, tapos nandyan yung pictures, and then yung record, kung saan nila ilalagay yung mga result ng test, ayan. Okay.
na yung vlog na YouTube. Okay, tapos nito, pag nabig... X-ray, doctor, tapos tuloy. Okay, tapos na ako sa dugo, guys. Ayan. Pagkatapos, ang sunod na step... Eh, siya. Ang sunod na step is X-ray. Pagkatapos ng X-ray, pupunta ako doon sa may doctor. And then, pagkatapos ng doctor, mabibigay na ako ng sample ng tae tsaka ihi. Ayan. Malapit na ako matapos. Guys, ang kagandahan dito sa mga clinic, lalo na pag sa mga baladiya at saka ikama, yung mga staff nila dito puro Pilipino. Room number 1. Diretso na ako doon. Okay na? Sige, salamat. Ano na yung mukha ba yan? Ay, isko. Ayaw, vlogger ako. Nakahiya. Sige. Salamat. Si kabayan na nurse na hiya. Aya Felix. Aya. A-Y-A. Kasi shortcut ng Ayatollah. Then, space Felix. Aya space. Felix. Hindi, walang fan, walang... Ayan. Oo. Oh, ano na yung mukha ba yan? Mirasol po. Oh, si Ma'am Mirasol. Taga saan po kayo? Saan po kayo sa Pinas? Manila po. Manila. Sige, salamat. Sige, bye po. Number one, para sa doctors. Resident doctor. Guys, magbibigay na tayo ng para sa ihi. Nandito lang ako sa may loob ng CR, tapos para naman sa tae. Ito yung sa tae, kasi parang may pangsundot siya. Tapos ito naman yung para sa urine. Gusto niyo pa bang makita magpupo ako? Kasi guys, pupo muna ako. Guys, tapos na ako magpupo. Ngayon, focus tayo ng kamay para maminis. Lumabas. Pagas tayo ng kamay. Para siguradong malinis. Ayan. Natin dito. Dito yung parang tae. Tapos dito naman yung para sa pupo. Ay, tapos na. Palabas na kami sa may clinic. Kalas, para sa yaran to ba? Nandito kami sa may Ulayan Palatin. Ako nagpa-medical, nagpa-baladiya medical. Ito yung Ulayan Palatin, guys. Magandang area to, lalo na pag sa gabi. Tapos ang daming chocolate shops dito, ayan o. Diyan na yung sasakyan namin. Back to work na. Makukuha daw yung result, yung baladiya card, 3 to 4 days. Ayan guys, pauwi na kami. Dapat sana guys, kagabi pa dapat yung baladiya ko, di ba? Mapapansin nyo, iba yung damit ko kahapon, iba yung damit ko ngayon. Kasi kahapon guys, kagabi, pumunta ako doon sa may clinic na malapit sa amin. Yung system doon nila, yung computer nila, hindi doon nagpa-function. So sabi nila sa akin, balik na lang doon ako ng Saturday or Sunday. And then, sabi naman ng boss ko, ba't pa natin kailangan mag-antay ng Saturday, Sunday? Eh, ang dami namang clinic dito sa Riyadh. Ay, gir. Sabi ko sa kanya, huwag ka magsalita kasi nagre-record ako. Bali yun guys, iiko natin ulit yung step by step. Bali, ang unang gagawin, dapat guys, magdala tayo ng pera. Nasa mga around 400 riyals yung dadali natin.
kasi 350 yung binayaran ko. And then pag wag din natin kalimutan magdala ng 2x2 picture kasi kailangan yun, yung 2x2 picture. Tapos dapat dala-dala mo rin yung permit ng shop or ng company mo kung saan ka nagtatrabaho kasi kailangan to. And then dapat huwag mo rin kalimutan ang ikama card mo kasi kailangan din yon. Tapos pagdating mo dun sa may clinic, ang una nilang titingnan, eto. Yan, titingnan nila yan, yung permit ng shop mo. O halimbawa kung sino yung ka-fill mo na may permit, una nilang titingnan to. Pagkatapos, titingnan nila yung ikama card mo, kung expire na ba yung ikama mo. Pagkatapos ng ikama, magbabayad ka na ng 350 reals. Pagkatapos ng bayad mo, magbibigay na sila ng parang record book kung saan doon ilalagay yung mga result ng test mo. Pagkatapos ng pag nabigay nila sa'yo, ang una mong gagawin, pupunta ka doon sa may laboratory kasi kukunan ka ng dugo. Yung pakita ko sa inyo guys, yung kinuna sa akin. Ayan, ayan yung kinuna sa akin guys. Bali, kukunan ka nila ng dugo. Pagkatapos kukunan ka ng dugo, bibigyan ka nila ng dalawang bote na lagayan ng ihit tsaka ng tae para sa sample. And then, pagkatapos noon, pupunta ka sa may x-ray clinic. Kukunan ka nila ng x-ray. And then after x-ray, pupunta ka doon sa may doctor para sa check-up. Wala naman ginawa yung doctor sa akin. Nagtanong-tanong lang siya kung high blood daw ba ako, kung may diabetes ba daw ako. Sabi ko wala. Sabi niya, okay, fit ka naman, sabi niya. And then sabi niya, pagkatapos niya, punta ka doon sa may CR. Ibigay mo yung sample ng ihi tsaka tayo mo. Pagkatapos nun, tapos na. And then, 3 to 4 days, makukuha ko na yung baladia card ko. Pag walang sakit, pag walang pag negative lahat, i-release nila yung bagong baladia card ko. Dito sa Saudi guys, mahirap lumusot ang tao dito na may sakit, lalo na pag may HIV. Pag kasi guys, pag na-detect nila kaagad na may sakit ka, automatic yung guys, kinabukasan, papauwiin ka nila sa Pilipinas. Ganun sila ka-stricto. Kaya lagi-laging may baladia check-up. Tapos yung baladia guys, hindi lang sila sa health stricto, pati sa kung saan ka nagtatrabaho, lahat yung guys, binubusisi nila lahat, tinitingnan nila. Kaya grabe sila ka-stricto pagdating sa sanitation tsaka sa health ng mga tao dito. Kaya yun, which is okay naman kasi malalaman mo kagad kung may sakit ka o wala, o kung fit to work ka ba.